Ito dito, susubukan ko lang ito ha. Yan, masakit. Ito. Itong pinakamasakit. Straight. Pagdating dito, sa palaypay, wala. Sa walang palaypay, wala. Itong pinakamatindi sakit mo. Ito ha. Yan. Ito. Yan. Ito. Relax. Steady. Itingnan natin maigi. Para malaman natin lahat ng direksyon ng ugat. Natuloy yan. Sige. Ipitin mo muna yung ano, buhok. Pag ganyan, hindi mo magagalaw-galaw ang mga braso. Kasi, sabihin mo. Wala. Relax lang yan ha. Lalo kamay. Baba yan. Baba. Natural lang. Maske. Maid lang. Gangan mo lang. Sabila. Tuntukan mo. Hindi kayo matupalo. Magato. Relax. Relax, sad. Papa. Natural. Relax. May relax. Sunod mo lang. Sige. Hinga na mayos. Hinga. 3 times. Hinga. Okay, relax. Ulit. Gangan lang ulit. May. Talagang bumalik tayo sa dati. Hinga na mayos. Hinga. Hinga. Straight. Natural ang hangin. Kaya masakit pa, di ba? Antay mo lang sa labas yung pin. Relax pa. Wala. Ayaw ng kamay. Magato. Hindi pa. Wala pa. Wala. May wala. Straight ulit. Hinga na tatlong beses. Okay. Natural. Wala na. Nawala na yung sakit. Oh, bibihinan pa yan. Relax pa. Mayroon pa yan dito. Alisin mo muna to. Straight pa. Straight. Relax. Natural. Huwag galawin. Ganda. May. Straight pa. Yan na mayos. Masakit pa. Pero hindi na masakit. Kahit matiin na matiin. Lagay sa batok yung ano, kamay. May lang. Isunod lang ang katawan, ha? Mabaya mo lang. Iangat mo pa na konti. Yan. Pasokin mo yung kamay ko. Pasokin mo. Iga. Huwag mong papakalaman ng damitan mo. Tara lang. Hinga na mayos. Kita yung slate. Nawala na. Anong pakiramdam mo sa ulo mo? Masakit pa. Sobrang gaang na. Ano magagawa natin? Magaang na. Mulutang na. Saka natin lalagyan ulit ng langis yan. Kasi, katulad yan, sumakit yung ulong nyo. Sumakit to. Yan ay sinasabing lamig. Yan yung pilay hangin. Hindi yan ubra tawas. Kaya minsan ayaw pumagtawas ng ganyan.
Yung iba tumatawag, nagpapataos na ganyan. Hindi naman mawawala sa tawas yan. Hangin yan eh. Yung hangin natin ay hindi nakakagalaw. Dahil sa pagiga natin, may edad na tayo, tumatanda na tayo. Ako nga, sumasakit ngayon sa leg ko eh. Sa higa ko eh. Pagka hindi maayos sa pagkaposisyon ng higa ko eh. Tapos yan, lamig yan. Tapos naiinitan. Ngayon, hindi ka naman pwede maligo kasi nahihilot to. Pag nahihilot to, hindi to pwede yung naligo. Kasi papasukin ang lamig. O, kita mo, nakadiin na yung mga daliri ko. Dati, hindi ko kaya dumingin ng matindi. Ngayon, kaya ko hindi ng todo kong daliri ko. Pero hindi kayo nakakaramdam ng sakit. Kaya itong lamig nitong dinudurog ko, konti na lang to. Hindi yan katulad kanina na hindi mo matingnan. Lahat yan nina, ayos, tinitingnan maigi. Itong palaypay nitong iniipit ko, yan ang delikado sa tao. Kaya nagkakaroon minsan ng TB ang tao. Dahil pag nagkaroon ng lamig yung palaypay, lalo sa mga sanggol, yan yung sinasabing diyan na magsisimula yung TB dahil nagkakaroon siya ng lamig. Yung ubo ka ng ubo, pero wala ka naman nilalabas. Tapos makating lalamunan mo, pero wala ka naman COVID. Yung para yung ano yun, yung virus yun dahil sa sobrang lamig yan, hindi siya makawala. Dahil dito, itong palaypay na ito, sa bata, delikado to, mga 3 years old, 4 years old, 7 years old, yan, pinaka-delikado yan. Kasi yan dyan, pag yan masakit yan dito, hindi mo tumaangat ang mga braso mo. Hindi mo nga yan magagano ng diretso. Tapos lagi kang pinagpapawisan ng malamig, para kang may trangkaso na hindi mo maintindihan. Yung palaypay, ito yung palaypay oh. Ito. Yan ang palaypay. Ito ang pinaka-dalawang sensitibo. Ito. Yan ang pinaka-sensitibo ng mga palaypay ng mga tao. Pag yan natamaan ng lamig, lagi kang mayroong tonsil. May tonsil ka dito, tapos para kang lunok na lunok ng plema mo. Dahil dito, kasi ito nakasarado. Kaya ito, importante ito. Ito lang, sumakit lang ito. Pag hindi ito nakuha ng 10 maghihilot, sasabihin nito, pinulam na ako. Sasabihin nito, nabarang na ako. At parang may nakatusok na sinulid sa likuran ko. Siyempre, isipin mo yung yelo, tubig, ilagay mo sa yelo pag tumigas, at isentro mo, nagiging prosed yan. Tapos pakiramdam mo, parang paghihingam ang sakit. Hindi tumatalab yung gamot. Ang sakit, inukulam na yata ako. Hindi yan iba, hindi yan kinukulang. Natural lang yan sa tao, tumatanda tayo. Yung mga bata, naipitan na lang ugat eh. Sumasakit pati dibdib yan, sumasama sa paghinga. Nakala nila kinukulang na. Hindi nila alam, may pattern yan. Lang 6 na buwan ko pinag-aralan sa utak ko yan kung paano galawin yung mga ugat kaya sa likuran. Dati hirap na hirap ako mawala ang sakit dito. Ano kaya mawawala yun? Tapos minsan tulog, angat ka ng angat. Pero lagatok na lagatok yung buto mo. Ito, sumasalisin ng konti, hindi siya nakakapasok ng ganyan. Kaya pag hinangat mo yung braso mo, tunog ng tunog siya, wala sa joint natin. Tapos habang nagkakaroon ng proset, yung proset nga, sinabi lang minsan, nakala nila kinulam na. Meron na akong ginamot dito eh. Ay ginamot yung pong nasa reno, 3 years niya na. Maraming nagsabing kulam. Yung inangat ko lang na masyado, proset lang. Gumalaw na yung kamay niya ng diretso. Tapos sabi niya ba, kinulam. Hindi siya kinululam. Minsan, sa pagiga natin yan nakaganyan, kaya sa pagbubuhat natin ng mabigat, sa pagtutulak natin, na-disconnect yung buto. Tapos, siyempre, hindi tumatalab yung gamot kasi nagkaroon ng lamad. Nagkaroon ng pilay hangin. Yan ang pinakamahirap yung pilay hangin. At nagkaroon pa ng lamad. Napakahirap tanggalin yun. Yung daanan ng bearing, di ba? May ribaba, parang ganon. Tapos may dumi. May mga yung grasang natuyo, parang ganon. Hindi siya nalilinis at hindi siya nagkakaroon ng lumot. Yun ang sinasabi, pilay hangin may lamad. Tapos sinasabi yung pakinukulang, hindi yung kulang. Gagalin mo lang, dadasalan, gagalaw siya. Tatlong araw, babalik. Paano, hindi naman natanggal yung dadaanan niya at hindi nalilinis. Kailangan yun inaayos pa. Kaya yung iba, may nagamot lang ng ganun, bumalik na, kinulang. Hindi totoo yung kinulang. Proceed lang yun. Mari kung sinitiskan yan, in x-ray,
MRI, nakikita yan pati doon sa ugat. May makikita naman yung katulad na taga makita. Oo. Yan, pwede yun. Tapos wala nang mamaditik talagang malinis at magaling, maganda naman yung pagkagalaw. Tapos sumasakit yan na hindi mo maintindihan. May oras, may gabi, may ganyan, hapon. Yan, po pwede na yan, dinadasalan, kinukulang. Nilalagyan niya ng karayom sa spiritual. Para hindi na siya gumalaw. Tapos ikaw, pumapayat ka. Tapos hindi ka na nakakatulog. Katulad ka po yung pasyente, yun ang sinasabing palipatangin, di siya nakakatulog. Makikita mo sa expression ng kanyang mukha, yung espiritong masama at yung mukha niya parang, alam mo, di natutulog. Bagay, di talaga siya natutulog. Yun ang hindi niya sinasabi. Tapos yung sinasabi niya rito kahapon, masakit daw yung dito niya, at para daw may mga karayang, hindi niya maintindihan kung may sinulit ba o karayang nakatusok, yun ang sinasabi palipatangin. Kasi ito, sensitive itong ugat natin ito. Yan, sa paghinga, ito yung pag sinusuntok ng mga boksyon ngayon, nagsha-shutdown yung tao. Meron tayong ugat dyan na kasinipis pa sa buhok natin. Sensitive yan, kaya iba, bawal mag-ilo sa batok. Pero may pattern. May pattern ito para gumalaw. Katulad ganin, na sobrang sakit nito, kahit anong diin ko, nakakaramdam siya ng sakit. Ngayon, hindi na siya nakakaramdam ng sakit, kaya ibinibigin ko na. Kasi pag naipit yan, minsan yung ano mo, pinagpapawisan ka ng malagkit, pinagpapawisan ka ng malamig na hindi mo maintindihan. Hindi makagdalo yung hangin natin dyan. Yung simula rito sakit hanggang dito, so tumatagos sa dibdib ng isang tao. Dahil yung ugat natin doon, hindi nakakagalaw. Yun ang sinasabi ko minsan. Kaya yung iba, sabi kinulam agad. Pag ginagalaw ko yung hangin, maayos na siya. Kasi yung hangin, importante sa katawan ng tao. Eh yung iba, katulad yan. Mahirap yung makipagtalo minsan, kaya tinatanong ko agad kung ilang beses ka na hinilot. Pag nakasampung hilot na yan, 20, at hindi pa rin naibuwasan kahit katiting, mayroon na yung dalang ano, mayroon na yung dinadasalang ka, pinupulang ka na. Kasi pagka hinilot ka, kahit hindi magaling yung maghihilot, at talaga yung hangilot, mayroon naman talagang pananangin yan, alam naman nila yan. Dapat naibuwasan yung kahit katiting. Nakaka-relax yung katawan mo. Pag hindi, pagdalis mo doon sa mong gagamot at wala pa rin epekto, may dasal yung ano mo. Dinadasalan ka. Dinadasalan. Katulad ng pattern nito sa ulo, pag hawak nito, yung iba nito, hinihila ng gano'n. Kaya masakit. Ang pattern niyan, yung daliri mo, una, masakit na lang talaga yan. Hindi ka pasanay. Iyan, nakasentro yan lahat yan dito, simula sa galaw, no? Itong daliri, itong posisyon ng isang daliri ko, pangalawang daliri, pangatlong daliri, pangapat na daliri, panlimang daliri, ito yung sensitive ugat, nakahawak yan. Ngayon, iniikot-ikot lang yan para minamasay ang utak mo, dahan-dahan. Para mo siyang kinukuryente, pero nananalangin ka na parang mawala yung sakit. Sabi, tatapon. Hindi yan yung ganun ka lang ng ganun, ganun ka lang ng ganun. May pattern. Lahat ng bagay may pattern. Pero pag marami kang pasyente, hindi mo ito pwedeng gawin. Kasi, matatagalan ka. Pwede mo sabihin, bumalik ka sa tatlong araw. O, bumalik ka at ayusin yung hangin sa katawan mo. O, kasi pag hindi ayos yung hangin natin sa likuran at sa ulo natin, laging masakit ang ulo natin. Tapos, pag hinihinga tayo, pinakapos. Tapos, pag gumagalaw tayo, hinihingal tayo. May mga pattern lahat yan. Kaya ito, maswerte lang ako, tinuruan ako ni Inang Solomon ito. Importante yan, alam mo, sa paggagamot. Hindi lahat ng tao, pag masakit ang katawan, ay kinukulam na. Minsan, naihipit lang yung mga ugat nila. Talagang minsan, hindi nakukuha sa tawas yun. At hindi rin nakukuha sa pattern ng magbilisan ng pag-ilot yun. Kailangan mo, galawin muna ang hangin niya. Muna mong gagalawin ang hangin ng isang tao, ang kanyang pumulya. Ibig sabihin, ito lahat yung ugat at ito yung puso ng tao. Kailangan dito sa ulo. Pag maayos ng galaw at pulso, pulsoan mo muna kung may tumatalo nung hindi. Madidetect mo naman yan kasi kung meron talagang pumbuntis siya, kung meron talagang nananakit sa kanya. Oo. Lahat yan kinicheck talaga lahat. Yun nga lang, sinang unang pagagamot nito? Kung 100 pasyente mo, napakarami ka pang iilutin. Kaso masasana yung kamay mo, baliwala sa'yo kahit makabente ka pag-ilot. Yun nga lang, matagal. Pag ganito lahat pasyente mo, ay masarap ang pakiramdam nila. Kasi para ka rin minamasahi at hinihilot. Oo, kaya importante ito.
Kaya nga, pag ako nagagamot, pag tinukulang minsan tao, inihil ko pa yung ulo nila eh. At inaayos ko pa yung mga hangin nila sa katawan. Kasi wala akong tiwala sa mga magkukulang. Nilalak nila yung mga ugat ng tao. Lahat ang mga magkukulang na may subo, nilalak nila ang ugat natin sa ulo. Basta may subo sila, wala man silang subo, basta matagal na sila ng ulam, nilalak nila lahat ng hangin natin sa katawan. Lahat sila. Iposibleng din nila nilalak yun. Kaya nga nilang manakit sa spirit ko ng isang tao na binibigyan sa sakit. Pag nilak nilang ugat at hindi marumag balik yung manggagamot, hindi pa rin siya gagaling. Gagaling siya mga 45% o 75%. Pero may 25% pa o 10%. Importante pa rin yung mawala. Kaya importante, ginagalo pa rin yung hangin. Kaya yung iba, oh, nakaiwasan yung karamdaman mo, nakakatayo ka na, nakakatanong ka na, nakakainga ka. Pero meron pa rin. Kaya pag kinukulang ang isang tao, sinasabi ko sa minsan sa nanonood, bumalik kayo ng ikatatlong araw, ikapitong araw, para ayusin yung hangin nyo sa ugat. Maaari lang, bumalapit lang yung pasyente, pero pag malayo, bumalik ka ng 2 linggo, at ayusin pa yung mga hangin mo. Kasi marami tayong pasyente, o pwedeng bumalik ka. Kasi hindi ka pwedeng sa'yo lang ipopokus yung paggagamot. Maubos yung oras ko. Kaya may pwede kayong bumalik. Kasi yan, inaayos. Kaya minsan, nagtatapal ako ng mga galumbang sa lipuran. Kasi minsan yung mga magpukulam, mga mababara o elemento, espiritu, nilalak nila yung hangin natin dito. Itong hangin na ito at ilalak mo yung hangin dito sa balakang ng isang tao, wala siyang lakas. Wala pa rin siya panlasa. Tapos lagi masakit pa rin ang ulo mo. O, nabawasan yung sakit pero hindi talaga grabe. Hindi talaga natatanggal ng gusto. Katulad yan, akala nila sinasabunutan niya. May pattern yan. Hinahawakan mo yung ulan niya at iniipit mo at inaangat mo yung mga buhok niya. Pero hindi mo siyadong pinipisil, may blang, dahan-dahan lang ang bigay. Katulad yan, di ba masarap na parang masakit-sakit na hindi mo maintindihan. Dahil yan, nare-relax na yung hangin ng utak mo, gumagalaw na siya. Ngayon, dinadasalan ko yan kahit nagdadaldal ako dito, nananalangin ako sa Panginoon Kristo para yung hangin na galing sa labas ay hindi pumasok niya sa roots mo at ito'y nakaselyo dahil doon sa langis. Kung gagawin ko ito araw-araw sa lahat ng pasyente ko, matatambakan ako ng pasyente. Kaya kung sila pinababalik, aayusin pa yung hangin nila sa katawan. Pag ganyan. Katulad yan, kanina pinipisil lang ito, masakit. O ngayon, hindi na masyado, di ba? At wala na sakit. Katalo niya. May pattern kasi yan, lahat. Ngayon nga lang, pagkatapos mo nito, para kang inaantok. Kasi nare-relax na yung mga utak mo. Para ka rin itong minasahi. Dati, ayaw ko nito magganito. Kasi sabi ko kayo ng sulmito, gusto ko puro exorcist. Puro kinukulang, binabarang. Importante yan. Alam mo ba pag nagawa mo sa isang tao yan, sila na rin ang magsasabing napakagaang yung kamay mo. Hindi naman to kailangan binibigatan eh. Nasa posisyon lang to ng ugat. Hindi naman to hinihilot niya talagang dinidin yung mga daliri mo. Mga ngawit ka. May pattern to sa mga ugat. Alalay lang. Pagpersa niyo po siguro, wala. Pagod kayo. Pagod na yung mga daliri mo. Marami kayong pasyente. So, dati nga, 20 nga ginagawa ko nito eh. Oh, 25 katao minsan. Dati yung hindi pa ako nagbibideo nito, hindi pa talaga ako nagbibideo. Lahat inaayos ko yan. Tinatapalan ko yan. Yan ang nagustuhan nila sa akin. Eh, sabi ko, nasanay na kasing daliri ko sa kagaganyan. Yung iba, oh, tapos na. Next. Pinamadali na rin mga pasyente. Wala naman din nakukuha yung totoong hindi.
marunong ka tumawag, marunong ka rin magtanggal ang sakit nila. Kahit hindi tanggalin na mangkukulam, kailangan magaling ka pa rin magtanggal. Kasi mga mangkukulam, mga sinungaling yan. 100% sinung 101 sinungaling yung mga mangkukulam. 102 yung mga mambabaran. Pero mas tiwala pa ako sa mga elemento. Pag sinabi nila, ayaw ko na, tatanggalin ko na, hindi na ako babalik, talagang hindi sila babalik. Lalo pag na napinsala mo sila ng sobra-sobra. At meron silang meron silang prinsipyo. O may salita sila. Kay kahit mambab, kahit kapre pa yan, maligno pa yan, duwendi pa yan, kahit inkanto pa yan, kahit anong nila lang na masasamang espiritu, elemento, pag napasuko mo sila, hindi na yung babalik. Hindi ako naniniwalang bumabalik sila. Pag nasaktan sila ng todo, at nalaman mo ang mga pangalan nila, posisyon ng lakas nila, hindi yung babalik. Pero mangkukulam, napaka sinungaling. Talagang babalik sila. Kasi tinutukso sila ni Satanas. Ang ginagawa ko, sinisiliwan ko yun. Tapos unti-unti ko, binabalik lahat yung sakit sa ulo nila. Para hindi sila makapasok. Eh, yung mga ako, yung ibang elemento, napatanggal yun ako. Tapos, pwede ko siya pasukan, ibinuli ng ibang elemento nila. Kunyari ito, pinasukan ng masamang elemento at hindi ito sinarado itong bunbunan nito. Dito kasi dumadaan yung mga espiritu eh. Dito sa puyo ng tao, dito sa may bunbunan. Pag hindi yan siniliwan at tumawag ka lang ng tumawag at maraming kang pasyente, magaling ka na, salamat sa Diyos. Siyempre, natural yung Diyos ang nagpagaling. At nakalimutan mo ito siniliwan, pagkalabas nito doon sa bahay mo, kung saan man ito naggaling, makikita ito ng ibang espiritu na bukas yung liwanag. Papasukin niya ito. Kaya pag bumalik yung pasyente, o sino ka na naman? Bakit ka bumalik? O, tumawag ka pa. O, iba na po yun. Yung iba na yun. Pero, nang dahil sa'yo, hindi mo sinarado. Mamaya, tatawasin yung bata. Tapusin ko lang itong nanay niya. Ay, yung iba. Yung anak mo, yan ang titingnan mamaya. Titingin ako na to, ha? Bawal ka nito, ha? Mag-isip. Relax. Relax. Wala. Labanan mo ng paa mo, ha? Tulak mo, ha? Tayo. Paglagay sa bato. Tayo. Last. To. Last. Three. Natural lang. Yanga mo lang. Ngayon ang ayos. Three times. Ngayon, galaw mo leg mo. Kahit anong posisyon. Kung masakit pa rin, kung anong pinagbago, kung masakit, mayroong konting pain, etc., etc. Ikaw makakaramdam niya, katawan mo yan. Nawala na yung sakit. Nawala na yung parang ano. Ngayon, igalaw mo yung mga braso mo, isuntok mo. Kahit anong position. Bahala ka, daliri mo yan. Ay, kamay mo yan. Ano? Nawala na yung sakit. Salamat sa Diyos. Naipit lang yung mga ugat mo sa leg mo.
Wala na. Pabaranggaan na. Kasi yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag ganyan, di yan umubra tawas. Inaayos yung hangin sa ato. Hindi ko alam kung ano. Ayon sa daliri mo. Dito po yung buto ko dito. May buto yan na iipit. Titingnan natin. Check rin natin. Lige. Para isang trabaho. Titingnan natin yung anak mo kung bakit siya nagsusuka. Ito na ba ng pattern yan? Sige, sandal. Patong. Yan ang pattern yan. Tingnan natin yung paa. Para makita ng mga nanonood sa atin. Kung paano makikita. Ito masakit. Ito po yung part na to. Teka lang. Tingnan mo ha. Ganga mo. Ay, ganga mo yung daliri mo. Yan, masakit. Ito. Yan. Yan. Yan ang masakit pag paganyan. Pero yung pag ganito, wala. Pakaliwa lang, papasok. Pataas, wala. Pababa, wala. Pag ganito. Tingnan mo ha. Ang pattern niya yan, hinahawakan lang dito sa... Yan. Iniipit ito. Wala. Lak. Isunod mo lang, ha? Natural lang. Natural. Lak. Kabila. Bagsak mong biga. Natural. Lagi natin. Natural lang. Yung dumagatok, di ba? Yan, masakit. Yan. Hindi. Tingnan mo ha. Yan, masakit. Yan. Hindi. Ngayon, dito na tayo sa sinasabi mong masakit ha. Yung part nito. Pakanan, wala. Pataas, yan. Wala. Yan. Yan. Ito. Yan. Ngayon, dito sinasabi mong masakit, di ba, kanina? Yan. Wala na, di ba? Ulitin ko ulit. Taas. Baba. Pakanan. Pakaliwa. Nawala yung sakit sa pakaliwa. Ang sakit mo na lang natitira, yung bababa at saka yung pakanan. Pero kanina, wala yan, di ba? Kasi naibalik na siya, naitutulak. Ngayon, i-reverse natin siya. I-reverse yan. Relax. Madulas na kasi yung daliri ko eh. Yeah. Relax lang ha. Ayaw mawala yung brown sa comment. Tumunog na. Ulitin natin ha. Taas. Wala. Baba. Wala na. Kanan. Wala na. Isasagit natin pakalawa dahil ito naman talaga yung totoo mong sakit kanina. Wala. Ulitin ko. Totodo ko na. Yan. 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 Wala na yung kanan. Kunti pa. Kulang pa sa atras. Yun. Lumagatok na. Hinga na maayos. Tingnan mo ulit ha. Totodo ko na. Pipitik-pitikin ko na. Yan. Wala. Pababa. Wala na. Kanan. Diba? Itong pinakamasakit yung pakaliwa. Yan. Masakit. Wala na. Wala na sakit. Narinig mo yung tumunog kanina. Eh, ikaw na gumalaw. Nawala na yung sakit. Nawala na daw. Nawala na daw yung sakit. Nagagalaw ko. Hindi ko siya nagagalaw. Hindi mo nagagalaw yan. Kasi pag ginanong ko po siya ang sakit. Tapos pag ginanong ko po. Ikaw na pumipisil niya. Hindi ko po pag po nakababang ganun. Di ba lalakad ka po? Nakadiin. Yan ang sinasabi ko. Nakadiin po siyang ganun. Ang sakit po niya. Kasi itong buto natin, parang ito yung ipapaliwanag ko na itong daliri. Nawala na. Nawala na. Itong daliri nito, nadidisconnect niya ng konti. Tumatama ng ganun. Kaya pag kunyari, pag nagda-drive tayo, etc., nasul-sul tayo, umatras yung buto. Kung sa balikat yan, kanina sa shoulder. Ako, 2 weeks na to, kaya magto-2 weeks, ganun. Kasi madulas lang yung daliri ko, kaya gumagamit ako ng basahan. Yan, itinutulak lang yan, nire-reverse ulit. Tapos,
parang pinapaypay niya ulit yung daliri mo, babalik siya sa dati posisyon. Sabi ko nga po, baka may arthritis po ako. Hindi yan, naipitan. Narinig mo yung tumunog yung ugat mo kanina? Wala na. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, ganun. O salig mo, wala na sakit. Wala na po. Okay, ikaw naman ang sunod. Pero yung tatawasin ko na yung anak mo, bawal maligo ha. Maraming salamat po sa nanonood ha. Next, meron naman tayo ulit. Hihilutin. Isa. Ano yung sakit sa'yo? Kunting ano lang. Kunting ano lang. Ganyan yan lang. Pagpapakinyan. Tingnan natin. Alin yung masakit? Strip. Angat. Nawala na yung sakit? Hindi ko siya magano ng konti. Hindi niya daw mataas ng konti ngayon. Pero ngayon? Ngayon, ano na? Kaya ko na siya. Nadidinin mo na? Nakakaganin. Oo, nakakatingkalad na siya. Kita nyo? Yung ginawa ng pong nasa reno sa kanya. Pag di ba pag maglalakad tayo, nakakaganin. Dapat ang sakit mo, kaya ganyan ako maglalakad. Diretso lang. Ibig sabihin po yan, dito naman tayo sa isa. Continue na lang natin yung video natin. May gagawin po tayo rin ito kakaiba. Kasi medyo na makunat na eh. Ibig sabihin, medyo na yung joint niya natin sa likuran ay isa sa pag-upo ito ng motor kaya sa pag-upo natin ng maayos. Gagamit tayo dun sa papag na yun. Kailangan siyang itulak. Kailangan natin muna siyang itulak kasi medyo makunat. At alam na natin, may edad na tayo. Kaya para lang po yun. Medyo matigas. Kailangan kasi mild to malambot. Hindi to pwedeng hindi malambot. Sige. Higat tayo dyan sa tagilira muna. Diyan tayo magsisimula. Dito muna tayo. Huwag natin lang to. Hindi pwede. Sige pa. Sige. Higat ng tagilid. Higat natin. Papatin tayo ng ibang pattern. Higat natin. Nalapit natin yung camera natin para yung mga nanonood natin ay makita nila yung pattern doon sa likuran. Titingnan po natin may iha. Makita ko sa inyo yung pattern. Straight. Titingnan natin. Lagay dito. Yan. Yan. Dito. Dito. Ngayon, side ng konti. Yan. Yan. Ito pong pinakamasakit niya. Ngayon, titingnan natin sa posisyon ng ito. Yun. Kabila, side. Pwede natin galawin. Ganun din ho ang posisyon niya. Higa. Yun, magkatok na. Tingnan na maayos. Dapa. Re-relax lang natin yung mga ugat niya. Hindi na natin, may edad na kasi tayo. Kaya... Relax. Lumagatok na. Sa posisyon, kabilang side. Kalabi natin yung mga hangin para mabilis gumalaw. Okay. Ngayon.
action tayo. Yan, natural. Higa ng derecho. Kumuha ng hangin. Straight. Turan. Relax. Okay. Ngayon muna, 3 times. Okay. Upo na. Diyan ka lang upo. Ako lang bala. Lagay sa batok. Natural ang hangin, ha? Natural. Okay. Ngayon, mayos. Sige pa. Hangin lang. Kumuha ng hangin. Okay. Higa. Higa pa. Higa. Higa pa. Lumalaga pa ang mga buto. Sarap niya. Yan ang mayos. Nga. Higa pa. Okay. Balik, atas natin ito ng konti. Ang pila. Sige. Tayo. Tignan natin. Yan ang mayos. Galaw mo yung barka mo. Tingnan natin. Gumang na. Nawala yung sakit. Kasi kaya nagkaroon. Hindi ba sinabi ko sa'yo, para ano tayong matanda. Minsan na-disconnect yung mga buto natin. Ayusin natin likuran mo. Lalagyan natin langis. Tingnan natin. Daw, wala na daw. Gumang na daw. Tingnan natin ulit. Kanina sinabi ko sa inyo kaya ako ginamita ng gano'n. Kasi makunat na. Ayan. Ibig sabihin lumambot na siya. Gumagalaw na yung hangin. Hindi katulad kanina. Matigas. Kahit anong tusok ng daliri ko, bumabalik. Ibig sabihin, mauna. May mga lamad na siya. Natural lang yan kasi umiitan na tayo. Labanan mo lang ng paa mo.
Okay. Dalawang mulit yung balaka mo. Nawala na yung sakit mo. Nagagang yan na doon sakit niya. Yan, wala na. Bawal ka lang nga maligo. Yan ang sinasabi ko. Hmm. Tatawasin muna natin yung bata. Mamaya. Gagalawin natin lahat dyan. Nawala na yung sakit na likuran mo. Tawasin muna natin yung kasi pangit mano yung bata. Hmm. Salamat po sa nanonood at God bless po. Tatawas muna tayo sa bata kaso meron pa tayong isang hilotin. Kaso mahaba na po yung video natin eh. Maglalive ulit ako. God bless all po sa lahat na nanonood. Antayin nyo ulit. Maglalive lang ako.